Sap-sap mga kababayan, dance here! Hoy! Yes! Okay lang! O nga pala, ang sabi mo, doon sa lalaki, anong pangalan ng lalaki na yon? Yung ano, si JR. Alam mo, Idol, ang masakit. Parang kapatid namin yan. Oo. Eh, talagang makaano yan. Kami, sama-sama kami para kay Attorney Glenn. Oo. Hindi, kaya, ganito ate. Ilabas natin si Attorney Glenn Chung dito. Huwag natin siya kisama. Hindi. Kumbaga, kasama namin talaga siya. Okay. Inilalabas ko talaga, hindi namin talaga inaalam. Hindi ko alam ano nangyari sa kapatid namin na yan. Okay. Anong ipinido nung Jay na yun? Si JR Baleco. Baleco. Ayos yun eh, mabait yun eh. Hindi namin talaga alam, hindi namin maintindihan. Anong punto niya yun? Kinakalaban mo sa amin lahat. Ah! Lahat ng mga BBM leader at mga ano, niyayari ni JR na yan. Siyempre, once na nakita niya na against sa kanyang pinaglalaban, kapag pinupuri namin si Sir Francis, Galit na siya. Pero ate, ilang taon mo nakakilala yan si Jay? Ay, magto 2 years na. Kasi, kakatintay ko natin yan. Ha? Kasama natin yan, ate, ang sabi ko nga kanina sa live video ko, te, may mga kasama tayo sa Duterte supporter, mga Duterte group, na may mga saltik din sa ulo. Hindi lahat. May mga ilan nyo lang tayong kasama na mga sira din ang ulo. Kung sa ano ba, makarinig lang ng kwentong ganito na konting negative, kung ano na sasabihin na negative din. Kahit nawala naman siyang knowledge, di ba? Oo. Ngayon, napanood ko na yung video nung tao na yan na sinasabi mo kagabi. Totally nag-comment pa ako doon sa post, sa video na yan. Sabi ko, ang maganda rito, maglabas ng official statement ang pamilya Marcos. Yun ang sabi ko. Ito ang sabi ko, tiya. Hanapin ko yung comment ko sa kanya. Nasaan na ito? Hinahanap ko ngayon. Para na ako magkamali, yung comment ko mismo ron sa video na yon. Ito ang comment ko doon. Tagalog na Tagalog yun, sinabi ko. Dapat maglabas ng statement ang mga Marcos sa totoong identity ni Francis. Kung totoo ba siya or impostor lang. Para maliwanagan ang mga tao at para hindi masira ang mga Marcos. Tama. Yun ang sabi ko. Oo. Ngayon, kasi ko ang magko-comment lang. Ito, may nag-comment na Romualdez, di ba? Sabi Romualdez. Di ba? Ang sabi niya, hindi nila kamag-anak. Hindi daw Marcos. Yung Romualdez. Okay. Pagdating naman doon sa nagsalitang Romualdez, ang opinion ko doon ito, te. Tama, hindi niya kamag-anak si Francis Leo Marcos. Pase, hindi naman siya Marcos eh. Romualdez siya eh. Di ba? Iba ang Romualdez, iba ang Marcos. Pag sinabing Marcos, doon ka sa partido sa dating Pangulo. Pag sinabing Romualdez, sa partido ka ni Imelda Marcos. Di ba? Ngayon, kung tayo ay naniniwala sa comment-comment, sa post-post, ati para tayong sira ulo nun, di ba? Yan nga, idol ang aking ano sa kanya. Sabi, tinatawag niya kami bobo, ganun. Mas magiging bobo kami kung siya lang naman paniniwalaan namin. Diba? Ito nga ang sinasabi ko sa mga live ko tungkol kay Francis. Kaibigan ko si Francis, nagkakausap kami. Nagkakatawagan kami. Nagkikita kami kung saan area Metro Manila. Yun ang sinasabi ko. Pero hanggang doon lang ang aming pagiging magkaibigan ni Francis. Kung meron mga issue sa kanya na negative, na may ginawa siyang mga hindi magaganda, wala na akong alam doon sa parte na yun. Kasi, okay. Kilala nyo ako, kilala ako ni Francis na madaldal ako. Di ba? Alam ni Francis yun, madaldal ako na hindi ako mapagkatiwalaan sa mga sikretong bagay. Di ba? Ikaw ba gagawa ka ba ng kalokohan, ipapaalam mo sa akin na alam mong bunga nga ako ay tuloy-tuloy? Ikaw, te, gagawa ka ba? Hindi, ate, ito ikaw ate, tanongin kita. Ikaw, kaibigan mo ako. Kung sakali mami, ginagawa kang kalokohan, ako kaibigan mo ako, alam mong madaldal ako.
Ipapaalam mo ba sa akin yung mga kalokohan mo? Ay, hindi. Di ba? Dahil hindi maiiwasan na maikwento ko yan sa ibang tao. Di ba? Tama. Kaya nga sabi ko, kung ako tatanungin nyo kung anong ginagawa namin ni Pastor, nag-uusap, sasagutin ko. Pero kung tatanungin nyo sa akin mga kalokohan niya at na sinasabi nila, huwag nyo kong tanungin pa sa'yo. Hindi ko masasagot yun dahil wala akong alam, wala akong knowledge. Correct. At isa pa, magpo 4 years na kami magkakilala ni Francis. Wala akong narinig sa kanya na sinabi niya na siya ipamangkinig ko mag-anak ni ng dating Pangulong Marcos. Wala siyang sinabing word sa akin na ganyan. Basta lang sinasabi niya sa akin, ganyan ang pangalan niya, ganito siya, yun lang. Eh ako naman wala naman akong pakialam. Kasi pag in-invite mo ako, pakakainin mo ako dyan, inilibre mo ako, pupunta ako sa'yo. Pupuntahan kita. Eh tutal, ikaw naglilibre ng pagkain sa akin dun eh. Eh pinapakain mo ako dun sa mamahal-mahal. Siyempre sino ba naman tangan di papayan dun, di ba? At wala namang ginagawa sa akin masama. Di ba? Kaya, nagtataka ako dun sa mga bumabanat sa kanya na wala naman silang knowledge. Ito sinasabi ng GR. Dati nilang kasama. Di ba? Matagal nilang nakasama si Francis. Di ba sabi niya? Palagay ko hindi. Ito ate. Ngayon, kung sinasabi niyang matagal lang kasama niya si Francis sa mga BBM activity, yan ito. Hindi maiiwasan na meron silang mga litrato. Ilabas niya. Kung may litrato sila ni Francis. Di ba? Yung silang dalawa na may picture. Di ba? Kasi pag sinabi mong kakilala mo yan, nakasama mo sa mga gathering ng mga BBM, hindi maiiwasan na meron kayong picturean dyan. Di ba? May mga picturean yan. Ipakita niya kung totoong nga sila magkakilala personal. Di ba? Kasi madali lang naman magsabi na, ay nakasama ko yan. Di ba? Ang tanong, saan ang ebidensya? Tama. Di ba? Bakit ngayon lang siya? Ngayon, siya ba ay pamilya ng Marcos? Ito bang si J? Tagapagsalita ba siya? Ano ba ang trabaho niya ate sa BBM group? Ano ba siya doon? Wala lang. Loyalist. Loyalist lang. Loyalist lang. Binigyan ba siya ng authorization ni Bongbong na magaganyan? Ganito, kung mapapanood nyo yung kay Ayong Rock, hindi kami nag-react. Sila na pinagmamakalaki doon ni Ayong Rock na sila daw ay mayroon group chat ng mga Marcos, ng mga matataas daw tao doon. At binigyan daw siya, pakinggan niyo Idol mamaya, binigyan daw siya ng right ng go signal ni Amy na sumagot. Ang reaction namin, ano ka, abogado? Sino ka, supporters ka din lang naman? Yes. Sa ganitong issue? Pagbibigyan ka. At tapos pinakikita pa niya yung cellphone niya na, eto o, naka-live o, naka-online siya, online siya. Eh, ang daling pindutin, ha? Ma'am, madam, or sir, mag-video nga, mag-ano nga kayo? Di ba? Salita nga kayo, sabihin nyo, na ano nga. Hindi, bakit nga walang lawyer o ano na nalabas? Sila lang man dalawa. Nino? Tapos ganito, sila lang dalawa, si, ano, si Ayun Rock at saka yung si JR lang naman eh. Oo. Oh, tapos ganito ang katwiran ko dyan. Sabi ko nga, kahit na anong pangalan nito, kahit na demonyo ang dalhing apelyido nito, tumutulong nga sa atin niya ng mga tao. Di po ba? Yes. At saka, anong pakialam natin dyan? Kung sino man siya, kung anong pagkatao niya, kung yes, anong kaso niya, kung anong motibo niya, wala kaming pakialam. Ang aming nakikita, yung kabutihan niya, ginagawa ngayon na on time. Kailangan ng mga tao ang tulong talaga. Yes. Yun ang dapat pasalamatan. Ano eh, siyempre masarap pagpasalaman, makita mo tumutulong sa mga tao. Yes. Wala kang pinakita. Anong punto niya? At saka sinasabi natin ngayon, wala munang politika. Sino ang mag-umpisa? So sa nakita ko idol ngayon, maaaring madamage dyan, yan nga ang pangalan ni BBM, na kung tutuusin, malaking big points ito ginagawa ni Francis na to. Yes. Dahil di, tulad na sabi nga ninyo, hindi mo kumikilos ngayon si Imelda. Di ba siya? Yes. Kano siya nga ang umaako? Okay. Yes. Dahil napunod ko yung ninyo. Meron ding, yan nga, nadawin ang pangalan ni EGC. Dahil may lumabas na ano? Hindi ate, yung si EGC, pabayaan na natin yan. Isang idiot lang naman yan eh. Ang nakakatawa rito, yung sinasabi niyang matagal niya na raw kilala si Francis, nasaan ang picture nila? Picture? Yun na nga. Yung nilalabas nga yung mga passport daw.
parang connection dito sa pagtulong na ito. Hindi. Kahit na yun ito, totoo or what, wala nga tayo pakaalam. Ito at ang nakakatawa ha. Siya, bumabanat siya kay Francis, meron siyang pinapakitang mga passport-passport, di ba? Mga masiselan na document. Ang nakakapagtaka, at ako'y naniniwala, mayroon taong nasa likod niya. Kasi kung walang tao sa likod niya, bakit ka nagkaroon ng mga ganyan papel-papel na ganyan? Di ba? Ako, vlogger ako, pero minsan nagbubunga nga ako, wala akong papel. Di ba? Pero may mga kausap ako na mga official din na nasa gobyerno, pero naka-record yun. Na sinasabi kay ganito, kay ganyan. Para pag nagkaipitan, ay ba siya ang nagkwento niyan? Pero siya, ngayon, nakakapagduda, nasa abroad siya, imposible naman yung papel na yan nung pumunta, nasaan siya? Nasaan siya ate ngayon? France. Oh, ito si JR, pumunta ba ng France? Dala-dala niya ba ang mga papel na yan, mga document na yan, labang kay Francis? Tama ang sabi niyo, may nagaano talaga sa kanya. Di ba? Kasi kung... Yes, yun na nakakapagduda. Di ba? Sino ang nagbigay sa kanya ng mga document na yan? Di ba? Kasi pumunta siya ng France bilang OFW, di ba? Ang dala niya lang yun, damit niya, passport niya. Di ba? Wala siyang dalang ganyan document. Ngayon, biglang magla-live siya kung ano nung ganyan, saan galing ang document na yan? Kung walang tao. Di ba? Yun ang nakakapagduda. Oo. Di ba? Ang sabi ko nga, kung talagang may kaso si Francis, ang pwedeng magsabi niyan, hindi kung sino-sino sa atin. Hindi pinupo sa social media yan. Di ba? Pinupos yan sa pahayagan na kung saan publishing yan na may order ang korte na ipublish sa newspaper. Di ba? Circular yan. Ngayon, pwede kang gumawa ng ano account. O kaya sabi mo, hindi ka troll, hindi ka fake account, pwede ka magpupuspos yan. Pwede mong i-delete it anytime eh. Di ba? Na pwede mong i-deny na hiniwala kang sinabing ganyan. Di ba? Ngayon, saan siya kumuha? Ay, sabi ko nga nung isang araw sa live ko, kilala nyo ba personal? Nakausap nyo ba personal? Nakasama nyo ba personal? Ilang beses kayo nagkakasama? At saan kayo kumukuha ng mga impormasyon na ganyan kung hindi nyo naman kilala personal? Di sa madaling salita, mga dakilang chismosa-chismosa kayo. Hindi yun lang ha. Again, no? Diba? Ito din sabi ko kanina sa group namin kasi may meeting kami na chismis lang. At saka yung sinasabi niya na mga bobo yung mga naniniwala kay Francis, mas bobo kami kung maniniwala kami sa kanya. Kung, di ba nasa Pransya, halimbawa kaya, pumunta dyan si Francis at pailan siya ng kaso ng ganyan dyan sa bansa na yan. Hindi kaya siya, hindi niya kaya naisip yun? Kaya, kaya kasi may pera si Sir Francis. Oo, kung pumunta si Francis dyan at mag-file ng kaso laban sa kanya na dyan siya i-ano, dadali siya nagla-live eh. Di ba? Kanya po. Kung sadyain siya dyan ni Francis. May si, pera yan, kaya diba? Kaya lang, mukhang hindi naman pinapansin talaga ni Sir Francis kasi langaw lang siya eh. Kaya nga eh. Lang. Oo. Pero di, ang nakakatagtaka dito, te, ang sabi ko nga nung isang araw at sinabi mo rin kanina, hindi lumalabas si BBM ngayon. Hindi lumalabas si Aime. Si Imelda. Si Imelda. Di ba? Tapos, meron isang Francis Leo Marcos na lumalabas, na tumutulong. At itong si Francis na to, hindi naman nagsasabi, oh, suportahan niyo ako sa election. Suportahan niyo si BBM. Wala siyang plano. Wala! Kung sakali man may plano, wala tayong pakialam pa si Tawi. May desisyon siya eh. Di ba? Wala tayong pakialam. Yes! Yung pagtulong niya ngayon ang ating pinasalamatan. Yes! Talaga siya ng tao. Yes! Kung meron... Walang nakakagawa ng ganyan. Ate, 2 linggo na mahigit, gumagastos siya. Magkano ang isang truck, ate? Ate! Ate, matagal ko na siyang nakilala. Alam ko nagcha-charity siya noon pa. Ito ate ha, dito sa Baguio City, ang isang 25 sa akong bigas ha, nung walang nagkaroon ng COVID, bumibili kami ng bigas ngayon ate ha. Yung 25 sa akong bigas, alam niyo ti kung magkano ang isang sako noon, yung 25 kilos, 1,050. Mm-hmm. Yung isang truck pa ate. Truck. Di ilang milyon na yan.
Sa loob ng 2 linggo na tustusan niya, di ba? Wala siyang sinasabi na, tatakbo ako, ganito, ganyan. Di ba? At saka, Idol, wala siyang pandirang ginagawa sa mga... Yes! Yes! Ito lang naman nakikita ko kay Francis eh. Inaagrihan ko, sumasang-ayon ako doon sa sinabi ni Kadante Marabillas na medyo pinitik siya ni Kadante. Sumang-ayon ako doon sa pagpitik ni Dante Marabillas kay Francis na kung gusto mong tumulong, huwag mong hamunin yung mga kapitbahay mo. Doon siya nabalik. Oo, doon lang. Medyo... Kaya lang. Magkamali. May katwiran ako doon. Yes. Na nananawagan siya, ang sabi ni Sir Francis, tulungan natin ang gobyerno dahil hindi ko rin kayang ito mag-isa. Yes. Hindi ko kaya. Yes, tama. Hindi kakayanin ito ng gobyerno, ate. Hindi kakayanin ang pamahalaan natin ito. Kasi, hindi naman tayo napakaunlad eh. Lalo na yung mga, kaya nga yung mga tao, hindi ko masisisi kung bakit gano'n na lang ang galit sa kanilang mayor, sa mga, lalo na sa mga liblib na lugar. Kasi, te, ang mayor umaasa lang sa mga ira-ira eh. Di ba? Mabuti sana kung Quezon City yan. Quezon City, maunlad. Pero, kahit sabi mo maunlad yan, hindi rin nila kakayanin, te. Napakainin lahat yan. Ang Quezon City ang pinakamalaki na syudad. Di ba? Ito nga't ang sinasabi ko eh. Hindi lumalabas si BBM, hindi lumalabas si Aime, si Madam Imelda, pero lumabas si Francis. Ngayon, hindi na issue dito kung nagpapanggap siya na kamag-anak ng dating Pangulo, pero sa lahat ng benefits na ginawa ni Francis, sino ang pumuputok na pangalan? Marcos! Yan diba? Yung big voice niya sa atin. Marcos! Big voice na ito, ang live puntos. Oh. At ito pang nakakatawa, ate. Ha? Ang daming media natin dito. Di ba? Bakit yan? Hindi nila binabalita si Francis. I think naman, may nakakita ng reporter na media na mga national, kagaya ng GMA. Pabayan na natin ang ABS-CBN. Meron diyang isang reporter diyan na talagang alam nyo na. Di ba? Na lalaki, hindi ko napapangalanan. Bakit ang GMA, ang Inquirer, ang Star, Manila Bulletin, bakit ito nagbibigay oh. Tapos bigyan ganitong isyo. Siguro naman nakakita sila ng ganun isyo kay Francis, bineripay siguro nila yan kung positive o hindi, di ba? Ngayon, ay wag mapipick news tayo dyan. Di ba? Dahil na-verify nila eh. Ngayon, ang may karapatan magsalita labang kay Francis, unang-una siguro, yung sinasabi nilang na biktima ni Francis. Yun. Di ba? Sino nga ano yan? Oo. Bakit niya ayaw mo? Yun ang unang-unang dapat magsalita. Di ba? Hindi kung sino-sinong Poncio Pilato na nagdudunong-dunungan. Di ba? Ano na iskam daw? Yes! At ang nakakapagtawa, ito pa. Ang sabi nila, pinaalis na Rosie Francis doon sa Green Meadows. Mm-hmm. Eh bakit nakakapag-live pa siya doon? Hindi, ang alam ko lumipat lang sa isang bahay niya. Hindi. Nandun pa rin siya. Kasi nung nag-video call kami kanina, same place eh. Same place eh. Nung nag-video call kami. Sabi niya, parang inilipat lang na yung mga bigas kaya nandun sila. Sa pinagkalaiban niya. Mm-hmm. Pero, di ba, bayan natin yun. Ang nakakapagtaka, kung ikaw ate may warrant ka, babanggitin mo ba kung saan ang address ng bahay mo? Correct. Ikaw, babanggitin mo hindi. Hindi. Diba? Pag binanggit mo yan, idiot ka. Diba? Pag ginawa mo yan, sasabihin mo na may warrant ka, idiot ang taong gano'n na tao. Diba? Tsaka kung siya may kaso nga, sinasabi niya kung nasa ng police niya, bakit hindi siya pinupuntahan ng police? Yes. Eh, ilang linggo na siya ron. Diba? Hindi na. At alam naman kung saan siya lumipat. Kung passport na yan, kung yung mga passport na ano yan, sa DFA siya may kaso. Yes, at DFA dapat ang magsalita dyan. Correct. Diba? At saka bawal yung maglalag kung inaisan dyang awal yung mga inilalabas niya yan, ha? Bawal yan kung may kaso na yes. Yan. At nasa korte na, bawal ilabas yung mga ganyan. Yes. Kaya siya para maglabas ng ganyan. Kaya, ito nakakapagtaka eh. Ang sabi ko nga, pumunta siya dyan sa abroad na eh, kung saan lupalop man yung Gina yan, ang dala niya lang damit niya, passport niya, mga papers niya. Wala siyang dalang ganyan document. Ngayon, yung pinangangalandakan niya mga ganito, saan niya nakuha? Sino nagbigay? Sino ang nasa likod niya?
natural, hindi aamin yan. Di ba? Mm. Hindi niya ikikwento kung sinong ganito na sa likod niya. Hindi magsalita. Pero ito yung ate. Ang sabi mo kanina, medyo okay yung si Jay, mabait. Di ba sabi mo kanina? Mabait talaga. Oo. Mm-hmm. Paano siya naging ganito? Paano siya nagbago ngayon? Basta noong ano, noong lumabas na yan, si Sir Francis na yan, siyempre, nag-share-share na kami. Unang-una, nakita ko, sabi ko, vloggers lang. Hindi ko kasi natatapos lang niya vloggers. Tapos nung makita ko namimigay ng ano, nag-comment pa ako. Ang sabi ko, ang galing naman ng mayor na to. Tapos nung bigla kang umana na, na malalaking gap na itong malabas, pinanood ko na siya. Sabi ko, aba, business lang, businessman pala to, hindi pala to politiko. So nag-share na kami, nag-share. Tapos noong arami ng ano, dahil nag-live din naman ako, pinuri ko siya, talagang ano. Tapos di, sadyang inano ko, sabi ko, kung sino ka man, wala pa ko nakita sa pila ni JR. Sabi ko, kung sino ka man, kung sino ka man, hindi ko napansin yung Marcos eh. Hindi napansin, ang nakita ko yung pag-live niya, talagang trak-trak. Sabi ko, kung sino ka man, kung namuntin mo, maraming salamat. Kasi on-point ang tulong mo sa mga tao. Tapos, after ng live ko na yon, nag-post daw agad itong si JR. Siyempre, marami akong look. Parang sagot agad daw doon sa live ko na, hindi ko alam na mas bobo ka pala sa akin. Yun ang alam ng grupo ko na ako pinatatamaan. Ikaw ang pinatatamaan ni JR? Ako pinatatamaan. Hindi, ako ang nag-live. Ano ba yan natin si JR? Straight man lalaki yan? O paminta o ano? Hindi, talagang ano siya, barako. Anong province niya? Ilocano siya. Saan sa Ilocandia? Norte? Yun lang hindi ko lang alam. Kasi si... Pakilocos, ganun. Hindi ko lang alam kung ano. Hindi, natatawa na lang ako. Kasi sila ng BBM eh, Ilocos eh. Oo. Parang doon sa... Saan ba lugar si Marcos mismo? Pag hindi ako nagkakamali, sa Batac. Ilocos Norte. Baka doon. Kaya daw sila ay... Noon pa ay sila ay lawyers na... Alam daw niya lahat ng mga project na ganyan. Nung may gawa ng Marcos. Sa tansya mo ate, nasa ilang taon na si JR? Kung ilang taon na siya? Oo. France, or hindi, sa edad niya? Mga 40 plus lang siguro. Matanda siguro ako sa kanya. Ilang taon ka na ate? Ako, 53. Matanda ka talaga sa akin. 40 plus na rin ako eh. So, iyon na nga, pag-live ako na ganun, tumira ka agad siya. Oo. Tapos nilabas na yung mga ano yun. At ito nga, ulitin ko te. Sure ako, hindi gagawa ng ganyan yan kung walang nasa likod niya. Yun din ang naramdam namin. Bakit ganyan, kalakas ang kanyang loob. Nakakahalos minumura na siya ng mga nagpo-comment. Yes, nabasa ko lahat eh. Nabasa ko yung mga comments sa kanya eh. At ang mga nakakalaban niya, kami na. Talagang yung mga kasama talaga niya. Oo. Meron ba kayong group chat? Ka-Facebook ko ba yan? Ka-Facebook ko ba siya? Siguro. Pero na noon, anong tawag doon? Nung bumabati kami ng happy birthday sa inyo, na-mention na ayaw niyo sa'yo. Hindi, wala naman akong pakialam sa kanya. Wala akong pakialam sa kanya. Baka hindi ka Facebook kasi nga na-mention niya ayaw mo sa'yo. Parang gano'n. Bakit? Gusto ko ba siya? Hindi ko naman siya gusto eh. Putangin ang dami nag-aan sa akin ate. Iba nga, pinagbablock ko na lang eh. Pero naalala niyo noon, nung may ginawa si Edward na yung group natin na GC ng mga vloggers, kasama siya doon. Okay. Pero ako, sa ano, pag ang tao nag-aan sa akin at nagdududa ako sa mga picture, sa mga posts, automatic yung binablock ko. Kaya nga ang sabi ko nga, huwag nyo na kong i-add kasi nakapublic ang post ko. Lalong-lalo na sa mga basher, sa mga fake account, huwag nang mag-ating mag-add. Kasi, kahit hindi mo ako ka-Facebook, pwede kang mag-comment sa mga post ko eh. Hindi naman public eh. Ngayon, pag i-add pa nila ako, lalong mawawalan sila ngayon ng contact sa account ko dahil binablock ko na lahat sila. Kaya sabi ko, huwag na kayong mag-comment-comment at huwag na kayong mag-add-add. Mag-monitor na lang kayo kung anong post ko. Yun na lang sinasabi ko sa mga unggoy na yan. Basta masasabi ko dito kay JR, maayos to, kapatid ang turing namin. Dahil nung opera nga yung asawa ko, morning, gabi, tumatawag yan, kumusta?
Kaya kaya nasaktan kami. Kaya noong sa yung isa kong life, ang sabi ko sa kanya, bro, huwag naman sanang dito matatapos ang friendship natin. Kahit hanggang dito lang. So kung mayroon kang layo ng iba, huwag muna ngayon kasi marami tayong dapat pag-ipaglaban. Oh. Ate, okay. Oh, doon sa sinabi mong may layunin kang iba, sa tingin mo ba meron siyang layunin? Kung ikaw tatanungin, ba't mo nasabi yun? Layunin, doon sa kanyang inaanong yun, sa kanyang nilalaban? Yes. Hindi, against kay Francis. Against kay... Naman talaga namin naintindihan niya, kasi nga ang ating pinagtutuunan pansin, yung ginagawa lang kabutihan ngayon ni Sir Francis, yung kanya pinaglalabang yun, wala talaga kami naintindihan. Oh. Sa kasi na naman kami, para paliwalaan siya, may sana abogado na siya. Oh, siya pa kayo hindi abogado. Kaya nga, at saka hindi man natin alam, di ba ito nakikita, nakipicturean lang yung hawak niya. Mali natin kung edit lang. Oh yes. Ate, sa panahon ngayon ate, madaling mag-edit ng mga picture eh. Diba? Please don't forget to subscribe and click the notification bell for my latest vlogs. Thank you!